Mas mahigpit ang pagbabantay ngayon sa mga pampublikong transportasyon sa Metro Manila kasunod ng pagsabog sa Davao City. Ang mainit na balita atin ni Steve Gailisan. Mahaba ang pila ng mga sasakyan pagpasok sa NAIA Terminal 3. Binubusisi kasi ng airport security pagpasok pa lang bahagi ng full alert status sa mga paliparan. Mas hinigpitan din ang pag-iinspeksyon sa mga bagahe. Ang bilin sa mga screeners, ayon kay EMEA General Manager Edmond Rial, iwasang makaabala sa mga pasahero pero maging mapagmatyag sakaling may kahinahinala at mag-inspeksyon kung kinakailangan. Bit-bit na mga pasahero biyaheng Davao ang lungkot sa pangyayari pero hindi raw sila padaraig dito. It's just the process of change. We have to sacrifice. Kailang sa amin para ma-safe yung mga gamit rin namin. Din kami rin ma-safe. Inabutan din namin ang may 30 tropa ng Marines na ito. Hindi naman nila sinabi sa atin kung saan ang kanilang biyahe. Pero ayon sa isang source, biyaheng Davao raw. Sa ilang bus station sa EDSA, naghihigpit na rin sa pagbusisi sa mga kagamitan. Magdaragdag na rin daw ng K-9 unit. Nag-abiso na rin ang Transportation Department sa mga suki ng LRT at MRT na maging mapagpasensya at makipagtulungan sa mga otoridad, lalo't mahigpit na seguridad din ang ipatutupad. Sa top station ng LRT, mayat mayang nag-iikot ang K-9 unit sa platform at maging sa entrada. Iniisa-isa rin ang pagbubukas sa mga bag ng mga pasahero. Nagsasagawa na rin ang body frisking, kahit sombrero pinatatanggal. Di naman umaangal ng mga pasahero basta tuloy-tuloy daw sana ang biyahe. Mapagmasid po dahil kailangan po natin sa ngayon mga panahon na ito. Mayroon din po, pero talagang ganun. Implement lang po na para naman sa kasiguraduhan ng lahat. Steve Dailisan, GMA News.